Maglilibid tayo ngayon ng isa sa pinapangarap ng mga YouTubers dyan. I'm sure lahat ng nag-YouTube o nag-vlog dyan, gustong-gustong magkaroon nito. So, ito na siya. Minigun Directional Video Condenser Microphone. Walang patumpig-tumpig pa. Buksan na natin. I-unbox na natin ang vlogging mic. I got broads in Atlanta. Just to me in the family. Credit cards and scams. Hitting the looks in the bank. Hello there, my friends. Welcome back to my channel. It's me again, MJ. For today's video, it's another review na naman ang gagawin natin. At I'm so excited dahil ang tagal ko ng pangarap to. At pinigilan ko talaga yung sarili ko na makabili talaga nito. Yung hindi talaga pinipilit na makabili nito, kundi mapag-ipunan at alam mo yun, yung pinaghirapan galing sa effort yung pinambili ko nito. Itong vlogging mic na to, napakamura ko lang siyang nabili at titignan natin kung sulit ba itong vlogging mic na to at kung worth it ba siyang bilhin, saan ko nabili itong vlogging mic na to at malakas ba siya, diba? Siyempre kung complete package ba ito, baka mamaya mura kasi incomplete pala yung laman. At kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. So bigyan ko lang muna kayo ng background about dito sa vlogging mic na to. Almost 3 weeks siya bago dumating sa akin. Medyo matagal siyang na-share at hindi naman ganun katagalan yung pag-deliver sa akin, yung pag-ship lang talaga ng seller. So, kailangan ko pa siyang i-message kung kailan ba, parang kailangan ko pa siyang i-follow up para i-ship niya na itong order ko. And, pero okay lang naman din. Okay lang din kasi nakamura naman ako at sa murang halaga ko lang naman siya binili o nabili. Kaya okay na lang din. Okay din naman yun. At feeling ko naman, napakaganda nitong vlogging mic na to kasi nabasa ko yung mga reviews ng mga bumili at halos lahat ata, lahat, 5-star yung binigay nila dito. At wala naman akong nabasa na negative comments doon sa product maliban na siguro doon sa pag-deliver kasi nga medyo matagal siya. So ayun na, nang patumpik-tumpik pa. Let's get it on. So as you can see, naka-plastic siya. Ayan. Do you wanna know? So ayun, napanood ko to sa ibang vlog eh, na dito daw sa gilid binubuksan. Ayan, oo, oh, diba? Kasi yung sa kanila, pinupush nila ng ganyan, pero hindi lumalabas yung box. Kaya ayan, ayan, nandiyan siya. So, sabi dito, super sound for audio and video recording. So, may dalawang, ayan, may dalawa dito na kung saan may pang mobile phone at merong pang camera. So, ayan, oh, for smartphones, camcorders, DSLR. So, nice. Tignan na natin. Wow! So, pagka-open na pagka-open mo, ito yung bungad sa'yo. Taray! So, ang manual, syempre, kapag may bagong gamit talaga, hindi nawawala yung manual. Yan, yung instruction manual. Kung nababasa nyo dyan, at yung box, may lalagyanan dahil. Oh. So, leather. Ang lalagyanan niya, leather. Nakalagay dito is Senda. Senda. SDMM1. Senda. Maganda mukhang mamahalin talaga yung type ng tela. Oh my goodness! Oh, diba, bongga? Talaga yun, yes. Pang-professional. So, unahin na natin yung... Ay, hindi. Sige, magsimula muna tayo sa maliit. So, ito. Unahin na natin to. Kung saan ikinakabit yung mic at yung phone or yung camera. So, ito yung nagdudugtong sa mic at sa smartphones or DSLR. So, guys, ano lang siya, plastic. Kasi, syempre, mura na to, di ba? Pero kung yung mahal yung bibilihin mo, alam ko ano eh, metal ata, yung ganito niya. So, pwede na din, para sa price niya na abot-kaya, pwede na din. So, next is ito. Char! Parang hindi ipisit. So, dumako na tayo sa mic. Medyo malaki siya, ha? Ayan, ang mic. So, ito yung mic. Naka-plastic. So, buksan natin. Para siyang yung flashlight. Alam niyo yun? Ayan.
So, para siya yung flashlight ng mga, yung pinipindot-pindot dito. So, parang kasing laki lang siya ng hintuturo ko. At kasing taba ng parang piso. So, ayan. Malaki na to para sa mic. Next is, ito. Ito yung sinabi ko kanina. Pala, ito pala is pang phone. Smartphone, tablet, or sa Mac. Ito pala yun, yung may tatlong itim. Yan, yung may tatlong itim. Ayan pala yung sa phone. Sinasaksak. Ito pala yung sa camera, DSLR. So, ayan. Pag dalawa yung itim, yun yung sa DSLR. So, dalawa. At makapal naman yung cord niya. Mukhang matagal bago masira. Next is itong, yan. Wow, in fairness, amoy mabango. Ito yung nilalagay sa mic para hindi marinig yung nasa paligid kapag ginagamit mo na yung mic. So, ayan. Hindi siya, ay, wait lang. Nalalagas. Pero pwede na din kasi medyo makapal din siya at hindi pipitsuging pantakip ng mic. Pantakip ng mic. So, ayan. Tignan ko yung manual kung paano siya pinapasok. Buti na lang may manual. So, dito, sinusuot yung ito. So, itong may itim na dalawa. Itong itim na dalawa. De, sige, gamitin ko yung sa phone kasi wala naman akong DSLR. Yung phone lang yung pinang-video ko. So, ito na lang yung gagamitin kong example. So, yung may dalawang itim, kung nakikita nyo yan, ito yung pinapasok dito sa may mic. And then, ito yung kinakabit sa phone. Ito yung kinakabit sa phone. Yung may tatlong itim. Yan. Dito naman sa DSLR, alam niyo itong pael, ayan yung kinakabit sa mic, yung pael. Tapos, yung straight lang, ito yung kinakabit sa DSLR. Tapos ito yung kinakabit sa mic. Ito, may makikita kayo dito na kurba. Kurba. Kung saan mo siya ilalagay. So, dyan. Ay. So, ingat lang kayo ah, kasi plastic lang to. Mamaya. At matanggal agad siya. Ayun. So, ayan. Pang ano siya? 1, 2, 3. Pangatlong layer. Layer. So, ayan. So, ito. Ready na siyang ikabit. Sa phones or sa camera. So, meron siyang parang tornilyo, alam niyo yun? Kung saan pwede siyang ipasok to. Yan, ikabit. So, ikakabit na natin yung ito. So, ikakabit naman natin to hanggang doon sa mic. Ayan, kung nakikita niyo to, yan, hanggang dyan natin ikakabit ito. Sige, ikabit na natin, pasok. So, ito naman yung tunog kapag gamit yung minigun mic. So, tignan nyo na lang kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa. So, ayan, nandito sa harap ko yung mic. Ito, ayan, mic test. Mic test. So, ito yung tunog kapag nasa malapit ako doon sa mic. So, ngayon naman titignan ko kung ano pinagkaiba ng may balbon sa walang mic. So, ito yung kinagamit ko is merong mabalbon sa mic. Curious kasi ako eh. Sabi kasi nila pag may balbon yung parang ganitong mabalbon yung mic, hindi daw rinig yung nasa paligid. Pero kapag tinanggal natin, wait. So, ayan. Ayan. So, ayan, nakatanggal. So, ito ang ito naman yung tunog, no? Kapag nakatanggal yung mabalbon sa mic. So, ibalik na natin. So, ayan, at para matest talaga natin kung maganda ba itong mic na to, today, isi-share ko sa inyo yung aking everyday makeup look or yung office look ko. Total, dahil alam mo na medyo ilang months na rin tayo nag-work from home at dito sa bahay, hindi naman ako nag-makeup kapag nagtatrabaho. So, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung office look ko. At para matest din natin kung maganda ba talaga itong mic na to at kung worth it pa talaga siyang gamitin. Eto na! Ay, kung mapapansin nyo, nakalitint lang talaga ako kasi gusto ko talagang itry yung itong makeup na to dito sa mic. So, ayan. Quick makeup lang to. Hindi masyadong bongga. At simple lang to. So, napakadali. So, yung una is mag-alcohol muna ako. So, every time na nag-makeup ako, mag-alcohol muna talaga ako. Lalo na sa office. Kasi, syempre, diba, face ko yung hahawakan ko. So, kailangan dapat malinis. Kaya, ano yung nakapang office attire ako ngayon. Kasi,
kung ano talagang look ko sa office. Yun yung gagawin ko ngayon. Pinupunasan ko muna yung face ko ng wipes. Kasi kapag bumabiyahe ako dati, nice dati, sobrang tagal. So pag bumabiyahe kasi ako dati, lip tint lang rin talaga yung ginagamit ko pag bumabiyahe ako. Para naman hindi masyado maputla. Maputi ka, girl. I mean, para medyo may kulay naman yung face ko, diba? So, syempre, bumiyahe ako. Na-assume ko na marami ng alikabok yung napunta sa face ko. Kaya, ang ginagawa ko is, pinupunasin ko muna ng wipes or naghihilamos pag walang wipes. So, after kong mapunasan yung face ko, nag-moisturizer naman ako bago ako maglagay ng powder. So, ang gamit ko is yung Celotech. Kasi, ano to eh, paraben-free. At hypoallergenic. Paubos na. Shucks, ang dami. So, para hindi masyado malunod yung face nyo sa mga makeup na nilalagay nyo sa face nyo is mag-primer na muna kayo or eto, moisturizer. Para naman hindi mabigla yung face mo kapag maglalagay ka ng makeup. So, kapag katuyo na, nilalagay ako ng powder. So, gumagamit ako ng powder o kaya naman BB cream. Pero i-assume ko na today is Friday. Kasi sa office kapag ka Friday, it's makeup day. Kasi syempre pag stress ka na the whole weekdays, para hindi lang stress ka sa Friday, madalas nagbe-makeup kami. So pag Friday, gumagamit ako ng BB cream. Pero pag hindi Friday, Johnson's powder, okay na yun. So kunwari today is Friday, so gagamit ako ng BB cream. So dahil sa office lang naman ako, hindi na ako gumagamit ng pang blend. Kamay na okay lang. Okay na. Syempre, don't forget the leg. Kasi baka sabihin, buti ng mukha mo. Pero yung leg mo, ang itim. So, kailangan pantay lang. So, after ko maglagay ng BB cream, magamit ako ng powder pang set nung nilagay kong BB cream para hindi siya masyadong malagkit. Alam niyo na, sa mga BB cream or foundation, di ba, medyo malagkit sila kasi liquid sila. So, ayan. Ang gamit kong powder na nakalagay dito is Johnson's Baby Powder lang ito. So, gagamitin ko itong pangkilay ni Focalure. Ayan. In a shade of black. Kasi gusto ko yung kulay natural. Kaya black lang. So, next naman is gagamitin ko itong bago kong bili. Ito, Brow Bar from Gabelia PH. So, nabili ko to kay Ate Pam. Yes. Shout out kay Ate Pam. So, ayan. Nabili ko siya with 2 brush. So, ayan. So, ito yung namin niya. Meron ding nakalagay na ito. How to use the brow bar. So, may direction dito kung paano gamitin. Brow bar is an eyebrow soap and it is used to achieve feather-like texture or bushy brows. Bushy or bushy brows. How to use. Wet spoolie with water or mist. Rub the soap with a spoolie. Brush your brows to fix or reshape it to achieve feather-like texture or bushy brows. Touch up your brows using eyebrow pencil to add fullness to your brows or add eyebrow gel. Optional. So, ayan. From at Gabelia PH. So, visit nyo yung page nila. At first time kong gumamit ng brow bar. So, gagamitin lang ako ng wipes para basahin itong spoolie. Kasi nawawala yung mist ko talaga. Kumahanap. So, sabi naman dito kahit wet. Sabi naman dito basta wet. So, ayan. So, this slide to ha. Baka buksan yung pag-anon. So, ini-slide siya. Ayan. So, slide siya. Yan, ganun rin. Wala siyang amoy. Cute. Clear yung napili ko kasi hindi pa available yung black. Taray. Achieve talaga yung feather eye. Achieve talaga yung feather brow.
So, pagkatapos ko maglagay ng eyebrow, nag-blush na ako. So, ito lang. So, ang gamit kong pang-blush is itong kay BB Advance Lip and Cheek Tint. Ang taray ng kilay ko, oo. Feather na katayo. Taray, ha? So, dahil Friday, it's makeup day. Naglalagay rin ako ng contour. Konti lang naman. Gamitin ko si Focal Lure. Konting highlight. And that's it. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you. So ito yung face ko sa office. Super simple lang niya at pero kadalasan naman talaga from Monday to Thursday, minsan no kilay, ano lang blush lang tapos lip tint lang, gandang lip tint, gandang pulbo at lip tint lang. Pero pag Friday yun, para hindi mukhang stress sa trabaho. So ayun, nakita naman natin na napakaganda ng mic at hindi niya masyado na yun nakukuha yung sound ng paligid kahit na may malakas na ventilador doon sa harap ko. Medyo hindi niya naman ganun rinig. So alam ko ito yung inaabangan nyo kung magkano ko ba siya nabili at kung saan ko siya nabili. So nabili ko itong vlogging mic na to sa Lazada, itong minigun, nabili ko siya sa Lazada. At don't worry kasi ilalagay ko sa description box yung link kung saan ko siya na-order. Pati yung sa lapel mic, nabili ko siya ng 88 pesos. Oo guys, hindi kayo nagkakamali, 88 pesos lang yun sa Shopee ko siya nabili. At diba napakaganda, hindi siya sale, talagang 88 pesos ko siya nabili. Siyempre may shipping din yun, so 100 plus din yung babayaran nyo. And okay naman din yung lapel, diba? Yun yung, kung mapapanood yung iba ko pang videos, yung lapel kanina, yung lapel yung gamit ko, yun at yun lang din yung gamit ko, at maganda naman siya. So that's it for this video. Kung may mga katanungan pa kayo na hindi ko nabanggit, please comment down below at sasagutin ko yan isa-isa. I pray na kung ikaw man ay nanonood nitong video dahil nagbabala ka ng bumili ng sarili mong vlogging mic, I pray na yung ibigay sa'yo o yung mic na mapapasa iyo is maganda din working at walang sira at syempre makamura din ikaw sa pagbili nitong mic. And ayun lang, that's it for today. Please give this video a thumbs up and please pa-share na din para if ever yung mga naghahanap din dyan ng vlogging mic, diba, malay mo makatulong to sa kanila. At don't forget to subscribe and hit the bell button para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng bagong video. Sana nagustuhan nyo din yung office look ko. That's it and thank you for watching. Bye-bye! I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner. Legacies.